Sabi po ni ano, Presidential Spokesperson Ike Lozada, este Harry Roque, ay it's been great. Patungkol po sa apat na taong nakalipas na administrasyon ni Pangulong Duterte. It's been great disaster. Use disaster in a sentence. Tina Revilla is disaster of Marites Revilla. At trending naman itong si Roque, mga kaibigan, dahil po sa kanyang pagsiswimming kasama ang mga dolphins. At ngayon lang tayo nakakita, pagka nakita niyo yung mga litrato, yung mga larawang kuha doon sa kanyang side trip, mga kaibigan, aba ngayon lang kayo makakakita ng mga dolphins na namangha. Ha? Hanapin niyo yung litrato kasi ano eh, dinilite na nila eh. Pero merong nakaka-capture ng mga litrato. Pinatikos po ng dating AFP Chief of Staff, mga kaibigan, ang Philippine National Police at sinabing mag-resign na sa pwesto itong si PNP Chief Gamboa. Ito po ay kaugnay doon sa pagkakapatay sa apat na miyembro ng intelligence unit ng Philippine Army. At si Senator Nancy Binay na lang yata, mga kaibigan, sa Senado, ang tila ika nga po ay nagmamalasakit ano ho, sa mga mamamayan natin na nung una pinagtatawanan niya nung unang manalo, di ba? Lahat ng pintas inabot po ni Senator Nancy Binay, pero ngayong nangangailangan ng merong tatayo para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino na inaabuso ng pulis, mga kaibigan, si Senator Nancy Binay lang ang nakatatayo at nakapagsasalita ngayon. At ang payo niya sa mga pulis, wag naman kayong overacting. Sa madaling sabi, wag niyo masyadong galingan. Ginagalingan niyo kasi paghuli sa mga maliliit na mga minor offense, hindi ba? Katulad sa quarantine, mga kaibigan, no? Yung protocol. Pero sila Roque, mga kaibigan, na yun. Si Roque pa naman ang nanunumbat sa publiko, mga kaibigan, ng mga pasaway daw, hindi ba? Eh, sino ngayon ang pasaway? Pag sila, hindi pasaway, tawag eh. Authorized, license to violate the law. Kailan kaya ho susunod si Health Secretary Francisco Duque, mga kaibigan, doon sa ginawang pagbibitiw sa pwesto ng Health Minister sa New Zealand? Ito'y konti ha, kumbaga eh, walang corruption issue dito. Tinawag niya yung sarili niyang idiot, mga kaibigan. Nung siya po mag-resign dahil po sa mga statement lamang niya, ano po ha? Dito, katakot-takot ang corruption, makapalang muka, ha? Walang nagre-resign kahit na mismong mga nasa health industry na ang nagsasabing magbitiw ka na, wala pa rin po. At kahapon, matatanda ninyo yung balita tungkol po doon sa dito kay Labor Secretary Bebot Bola-Bola Bello, ha? Si Secretary Silvestre Bola-Bola Bello. Ang sabi niya, yun daw mga nagpapakuha ng dugo na OFWs na nagugutom na po dahil hindi natutulungan na aayudahan ng gobyerno sa kabila ng napakalaking pondo, mga kaibigan,
abay pinagbintangan pa, ha, kinutsa pa at sinabi pa na ipinambibili daw ng alak yun para maglasingan yung mga nagpapakuha ng dugo. Walang hiya rin po ang buhay nating mga Pilipino, no, ha? Dito laging may kasalanan, Pilipino, eh. Ha? Publiko lagi, pati doon sa investigasyon na walang kakwenta-kwenta, mga kaibigan, inuubos ang panahon, pera ng taong bayan, sa ABS-CBN para lang maipilit na maipapasaraya, magkaroon lang ng justification, ano po. Eh pero wala naman, ha? Wala naman makita. Kumbaga, sabi nga ni Chiquito nung nabubuhay, si Papang, no? Yung komedyante, si Papang Chiquito. Ang sabi niya nung araw, nagtataka ako sa mga taong ito, eh. Yung butas ng karayom, nakikita nila. Pero yung butas ng donut, hindi nila nakikita. Yun po yung investigasyon sa prangkisa ng ABS-CBN na nauwi sa tax. Walang makita ang violation sa franchise. Eh, franchise ang issue. Issue one sa franchise, eh. Eh, pinipili to doon sa tax, eh. Tax evasion daw. At ngayon, eh, nagsalita na rin si Bola Bola Bello, mga kaibigan, ha? Eh, ang sabi, meron daw paglabag sa labor laws. Wala na, eh. Desperado na, kaya tulong-tulong na, eh. Dahil mapapahiya yung nag-utos, eh. Di ba? Eh, nagmamagaling pa naman sila. Eh, magagaling kami, di ba? Mga abogado tayo rito, eh. Eh, yan, mga kaibigan. Kaya pati yung mga garapata ni GMA na sila Mike Defensor at kung sino-sino dyan, yun po, naglitawan na naman ngayon, nabuhay na naman. Kaya makikita mo, eh, isa sa natatakot mawala sa pwesto, si GMA. Ba, bakit? Nakapwesto ba si Gloria? Ba, hindi. Eh, pero makikita mo, mga kaibigan, may kinalaman sila sa pagpapatakbo ng gobyerno, ha? Sumasaklolo na, wala nang ano, eh, wala nang naubusan, eh. Nang sasabihin itong mga tao ni President Duterte, mga kaibigan, laban sa ABS-CBN sa paghahalo kay ube, ha, ng maikakaso para ma-justify yung pagsasara ng ABS-CBN. Binibigyan ng ibang ano, binibihisan ng ibang damit, ha, na ang totoo lang, eh, kwano, ha, eh, ginigipit talaga, di ho ba? Sa anong kadahilanan, eh, sila na nakakaalam, di ho ba? Importanteng dahilan yan. Hindi tayo naniniwala, mga kaibigan, na ang dahilan lang yan, hindi na ipalabas yung advertisement. Wala nang naniniwala sa gobyerno, eh. Sa administrasyon, ako. Kaya to the rescue na si Gloria Macapagal, eh, di ba? Arroyo. At ang mga bumibida ngayon, ha, mga kaibigan, yung mga dating kontrabidang kasama niya rin, di ba? Yung mga ika nga, eh, nagpabaksak din sa gobyerno, ha? Yung mga nagsipag yaman sa gobyerno panahon ni Gloria. Naglilitawan na naman sila, mga kaibigan. To the rescue, para ika nga, hanap ng hanap. Alam nyo, pag ang katotohanan binaluktot mo, eh kahit pa sino pa tawagin mo, lalabas at lalabas ang katotohanan. Eh pinipilit nyo na lang yan, eh, yung sa ABS-CBN, dahil wala na, eh. Isipin mo, dami-dami ninyo, nagtulong-tulong kayo. Wala kayong maiproduce ni isa, ha, na anumang kaso, ha, na may kinalaman sa violation ng franchise law. Wala ho yun. Yun hong mga tax na yan, hindi ho yan violation ng franchise law. Yung tax law, o yung mga sinasabi nila, eh may kinalaman yun sa taxation, di ba? O, mga corporation, ha?
Eh, may kinalaman naman dyan, Securities and Exchange Commission, hindi ang Congress. Kasi ang power ng Congress nandun sa franchise law, di ba? Dahil sila ang mag ang naatasan sa batas na maggagawad ng prangkisa. Oh, eh wala makita ron. So, nagpapanggap sila BIR at nagpapanggap silang mga pinuno ng Securities and Exchange Commission. Ano po? Mabuti na lang si Kwan eh, si Vice President Lenny Robredo, mga kaibigan eh. Nauna pang dumalaw dun sa mga namatay, ha? Yung mga pinatay ng PNP, pinatay ng mga sundalo. Eh, dalawa yata dun, PMA graduate, lintik po ano, ha? Tapos yung commander-in-chief nila, wala. Wow, wala man lang ika nga po, statement, ha? Hindi raw siya makikialam. Eh, ikaw yung commander-in-chief eh, nung napatay eh, di ba? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Bueno, mga kaibigan, nagbuhat na po ng sariling bangko itong palasyo ng Malacañang. Ang sabi ho, it's been a great 4 years. Yan. Ayun ho kay Butanding. Este, nasasabi ko, Harry Roque. Mga kaibigan na nag-swimming sa Zambales. Ha? At ika nga po, eh dun eh, ano ba ron? Ano ba pinatutupad dun? Na lockdown, mga kaibigan. Eh dito, GCQ, di ba? Sa Metro Manila. Eh dun eh, ewan ko kung ano naman natin, ano po. Eh ganyan daw inilarawan nitong si Presidential Spokesperson Harry Roque yung unang 4 na taon ng administrasyon ni Presidente Duterte. It's been great, ha? Sabi niya. Meron po tayong pagsubok, pero dahil meron tayong very sound fundamentals, makakaahon din po tayo sa pagsubok ng COVID. Makakaahon pa ba tayo, mga kaibigan? Sa palagay ninyo, pagkatapos na maubos yung kwartang inutang na napakalaki ng naging utang ng Pilipinas mula lamang nung magkaroon ng lockdown dahil sa COVID-19. At iyan ang hindi maipaliwanag. Eh paano mo masasabing makakaahon pa tayo kung ang magbabayad niyan, sisingilin niyan sa taong bayan? Yung taong bayan na nagutom at hindi kumikita hanggang ngayon, wala namang kumikita ngayon, mga kaibigan, aba, eh, saan kukuha ng ipambabayad dyan? Yung ibig sabihin, yung kakainin, agawin nyo na lang. Di ba? Katulad ng mga nag-o-online selling para makatawid, ha? Sa maitawid ang kanilang buhay araw-araw, eh kaya nagmamadali yung BIR, mabuwisan daw yung mga yan. Lahat ng pwedeng, hanggang ikaw kumikita, eh kaya sabi ko sa inyo, baliwala na itong kwan eh. Itong buhay natin ngayon. Ang kailangan ngayon, lahat ng gagawin mo, eh pag-isipan mo nang mabuti. Ano ba magiging trabaho ko ngayon? Kasi sigurado, marami na magsasara. Di ba? O kung hindi man magsara ng negosyo yan, magkakaroon ng ano yan? Ng pagtatanggal ng mga manggagawa, di ba? Mga empleyado. Dahil sa hindi na nila makakayanan yan. Pumunta ka sa restaurant ngayon, kung may bukas na restaurant na nagpapakain ng tao, ha? Ng customer.
Walang tao eh. Mga kaibigan eh. Di ba? Wala nang gagastusin ng tao pagkatapos nito. Kahit sa pag-eskwela, yun na lamang maraming naipon. Yun na lamang. Kaya yung edukasyon, eh para na lang sa may perang naitago yan. Di ba? Oh, mapag-aral yung mga anak, makapagtapos. Pero, ang intention naman ng Department of Education, mga kaibigan, eh hindi naman talagang matuto ang mga estudyante. Gagawing online, gagawing radyo, telebisyon, mga kaibigan. Diyan uubusin ang pera ng gobyerno. Madalit sabi, ang kikita lang dito, eskwela. Sila mabubuhay. Ha? O, isipin mo, yung gobyerno, lahat yan ang... Kaya nag-uumpisa na sila, bibili raw ng radyo si Presidente Duterte, di ba? Na mahigit 300 ng piso ng alaga. Pag binuksan mo, puro ano, para may nagluluto ng popcorn, mga kaibigan, ha? May kuliglig yung radyo. Tsaka yung mga ganong transistor radio, hindi tatagal yun, ha? Lalo na gawang China. Ayan po mga kaibigan. So ngayon, sabi ni Roque, one of the most, ang Pilipinas daw ay one of the most promising, merong one of the most promising economies in the whole world. Tayo raw ay merong, ika nga eh, pinaka promising na ekonomiya sa buong mundo. Bakit? Ano ba ekonomiya ng Pilipinas? Eh, ang ekonomiya ng Pilipinas, yung OFW, di ba? Yan, dyan lang tayo. Tanggalin mo yung OFW, katulad ngayon, hindi na ho malayo na ika nga eh, makasurvive pa yung overseas program ng gobyerno. Na siyang, kaya lamang tayo nasasabing may ekonomiya dahil sa kanila. Yan ang tandaan ninyo. Kasi po, mga kaibigan, ha, lahat ng gastusin ng gobyerno, eh, dollar yan. Diba? So, yung kailangan nating dolyar, lalo na sa pambayad sa utang, mga kaibigan, sino pinanggagalingan yan? Sino ang nagbibigay niyan sa gobyerno? Mga OFW, subukan mong mawala yan. At ako nga, sinasabi natin, hindi magtatagal. Medyo tatamla yan o hihina na yan, yung OFW natin, mga kaibigan. Dahil po dito sa pandemic na yan na hindi masolusyunan. Kesyo inaantay daw na may bakuna, eh pero ako, hindi ako magpapabakuna. Di ba? Ba't ka magpapabakuna, hindi mo sigurado. Di ba? Karapatan mo tumangging magpabakuna. Di ba? Kasi hindi naman libre yan eh. May bayad yan, mga kaibigan, unang-una. At saka, siyempre, kaligtasan muna ng sarili mo, ang iintindihin mo. Ha? Lalo na, eh, bagong imbento lang, halimbawa, meron ng bakuna, eh bago pa lang yan. Di ba? Hindi mo pa nalalaman kung ano magiging epekto niyan. So, wala itong most promising economies. Kayo lang nagpalabas niyan eh. Ng balita na yan eh. Kasi parang may nabasa ako na ganyan ang istorya. Eh, saan galing yung istorya ngayon? Paano magiging promising ito? Tinan ninyo. Ang mga kumpanya rito, malalaking kumpanya, nagsarahan eh. Niloloko tayo, sipin mo, manluloko ito. Hindi pa nagtatagal, di ba, nagsarahan dito yung Honda, Nissan, di ba? Lahat ng mga malalaking kumpanya dito na dayuhan. Eh, paano mo sasabihin promising ito? Ngayon, dahil nga po sa galit ng mundo sa China, maliban sa atin na humihimod, inihimod tayo eh.
Siya lang ang may gusto eh. Bakit? Protection nila eh. Ha? Yan ba may magandang nagawa? Naging great ba? Great disaster ang nangyari sa Pilipinas. Baka akala ninyo. Isipin mo, inaway mo lahat ng mga bansa. Eh may mga OFW. Hindi lang yun. May mga Pilipinong naninirahan. Napakarami, milyon-milyon sa Amerika, sa Canada. Ha? Milyon-milyon yan, mga kaibigan, Australia, Europe. Diyan na sila nagsettle. Mga kaibigan, sipi mo, murahin mo yung mga bansang yan. Hindi ba? At sino ka ba? Ha? O ngayon, tinanggal yung BFA, binalik na naman. Bakit? Akala ba ninyo pagtitiwalaan pa yan? May credibility pa yan? Wala ka ng credibility, Mr. President. I'm sorry. Tanong mo kay GMA. Sasagot sa inyo. I'm sorry. Diba? Hello, Garci? Diba? O, ngayon, inaway mo dahil sa pakikialam sa human rights violation. Totoo ba wala silang pakialam? Meron silang pakialam eh. Dahil tayo ay isa sa mga bansang signatory sa mga kasunduan na may kinalaman sa pagpapahalaga sa karapatang pantao. At lahat ng yang mga bansa na yan, pati na yung sistema ng pamamalakad, pambababoy sa demokrasya, yan ay hindi kinukonsinte ng mga samahan sa mundo, lalo-lalo na ng United Nations. Di ba binalik daw, binawi yun sa kwan sa BFA? Temporary suspended daw muna yung pagbasura sa BFA. Bakit? Takot siya. Kasi nagpuntahan na yung mga barko ng kano. Hindi lang barko ng Amerikano ang nandyan ngayon sa mga inagaw na teritoryo sa atin. Ha? Barko ng malalaking bansa. Mga barkong pandigma ng malalaking bansa na ang ipinaglalaban nila ay yung paglapastangan ng China sa kasarinlan ng Pilipinas. Kasama na yung ibang merong claim. Ha? Katulad ng Vietnam, Indonesia, ang Japan meron din na lugar silang inaangkin na kanila. Na kapagka nanganib, ang seguridad sa lugar na 'yan nanganib dahil sa ginagawang pagsalakay, ha, pag-aangkin nitong China, mga kaibigan, manganganib ang lahat ng bansang 'yan. 'Yan 'yung sinasabi natin. Ang Pilipinas noong araw pa tinatawag na strategic defense, ha, ng Amerika. Ito yung sinasabi natin eh. Timo, doon sila na uwi, di ba? Doon napunta nung bago nila kanselahin o ibasura yung kasunduan sa Visiting Forces Agreement, mga kaibigan, sinasabi na natin ito. Hindi po pwede natatalikod ka dyan. Pag tinalikuran mo ang ika nga po eh, kasunduan na yan, eh para mong sinabi na isinasapanganib mo ang seguridad hindi lamang ng Amerika kung hindi ng maraming bansa
Bakit ganon? Tatanong nyo. Eh, samantalang Amerika lang naman ang merong BFA dyan. Ang kasunduan naman lang natin eh, pagitan lang ng Amerika at ng Pilipinas. Eh kasi po, ang maraming bansa sa mundo eh umaasa ng security sa Amerika. So pag ang seguridad ng Amerika nanganib, nasa panganib na lahat ang seguridad ng ibang mga bansa. Yun ang papel ng Amerika, mga kaibigan. Oh, eh, gumawa sila ng kasunduan, sila lang nag-uusap eh. Mga kaibigan eh, pinagtibay-bay ang pakikipagkasunduan ninyo sa China? Meron ba kayong pinangahawakan dyan? Na para makapagtayo yan ang mga structure sa ating mga nasasa, ating mga teritoryo? Siguridad lang ng China yan. Manganganib tayo, panganib din ang malalaking bansa at maliliit na bansa. Nagkakaisa yan eh. Di ba? Mga kaibigan eh. Ayaw nila na manganganib ang security ng Amerika dyan. Sapagkat pag yan ay pinabayan nila, manganganib na lahat ang seguridad ng bansa. Gugulo ang mundo. Mga kaibigan, yun ang dahilan. O di ba, binasura nila. Pero nung naramdaman nila, naramdaman ng administrasyon, mga kaibigan, na umiinit na ang tensyon sa mga karagatan, sa mga lugar na inagaw na teritoryo ng China sa Pilipinas, eh, nagbago ng statement. Ito pa, may isang pagbabago. Kamakailan lang yata kahapon, nabasa ko, bumubuo raw ang Department of Justice ng isang grupo para mag-imbestiga sa mga paglabag, pag-abuso na nangyari sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Bakit biglang-bigla yan? Pagkatapos na dumalo, makipagpulong si DOJ Secretary Guevara sa United Nations. Bakit? Naramdaman nila ang pressure ng international community. Hindi tayo pwedeng sasabihin mo, hindi tayo pakikialaman. Ang nakikialam sa atin, China. Wala naman tayong BFA dyan. Ah. Wala naman tayong pakialam sa China. Mga kaibigan, ah. Anong kasunduan meron kayo dyan? Kayo lang ang may kasunduan dyan. Yung BFA, pinagtibayan ng Kongreso ng Pilipinas. Yan. Pinagtibay ng laway. Mga kaibigan, so ngayon, eh parang gusto na nilang iwasan. Eh pero huli na lahat eh. Paano mo pang ikokorek yan? Lahat ng pinaiimbestigahan dito. Bakit? Kasi malapit nang maglabas ng desisyon ang International Criminal Court laban sa lahat ng abusong ginawa sa nakalipas na 4 na taon. At mag-iimbestiga na yan. Alin, yung tapang-tapangan, minumura nila lang lagi yan. Hindi nyo mamumura yan. Ano yan, baliwala? Ha? Eh, nagkakaisang bansa yan eh. Di ba? Si Trump pwedeng makipag-confront dyan. Eh bakit anya si Trump? Ganun din. Eh iba yun. Eh dito, tigas ano lang dito eh. Tigas-tigasan lang to eh. Yung Amerika, superpower yan. Meron silang leverage. Eh ikaw, ano leverage mo? Di ba? Anong
Anong ipang, ano mo, panabla mo dyan? Di ba? Ala ka naman, ipagmamalaki. E sana man lang, kung kamukha tayo ng Taiwan, napakaliit. Pero ang daming kasangkapang panggera. Di ba? Kaya yan, lumalaban sa China yan eh. Ang tapang niyan Taiwan eh. Mga kaibigan, eh tayo ano? Ha? Utot, mga kaibigan. Pagmamalaki niyo yung utot niyo. Oh, di ba? Wala kayo niya. Sasabihin mo, it's been great 4 years. Ano? Great disaster. Sana dinugtong mo, disaster. Di ba? Hindi ka nangyari dito. Alam mo nyo, ang ibang bansa, ako maniniwala ako kung Japan tayo. May pag-asang bumangon. Tingnan ninyo nangyari, di ba? Inalisan tayo ng mga mga negosyo dito, ng mga foreign investment dito sa Pilipinas. Kasi nga ho, pag nanganganib ang security ng Amerika, eh automatic, manganganib ang security ng mga allies ng Amerika. Kaya, ang nangyari, pagkatapos na ibasura nila yung BFA, nagsipagsarahan na mga kumpanya rito. At marami pang susunod. Ang Japan na lang, makita ninyo, ha? Ang Japan. Ang laki ng ginagastos ng Japan ngayon. Hindi lamang sa pagtulong sa kanilang sariling mamamayan. Wala kang narinig na corruption. Wala kang narinig na hindi binigay yung ayuda. Lahat binigay. Ang lalaki ng ayuda sa Japan. Kanina nga, nag-message sa akin si Jorge Beichong. Eh, hindi naman siya, residente ng Japan eh. Nagtatrabaho lang siya ron eh. Nawalan siya ng trabaho. Foreigner siya. Dahil Pilipino siya. Sabi niya, nakatanggap po kami ng tulong mula sa Japan na kahit hindi kami mamamayan dito. Dahil nawalan kami ng trabaho, binigyan sila tigwa 100,000 yen. Sabi ko nga sa inyo, sa mga Hapon, malaki, di ba? Meron pa eh. Papautangin, yung pinakahuling nabasa ko eh. Yung mga mawawala ng trabaho, papautangin ng hanggang alagang mahigit kalahating milyon piso. 700,000 pesos yata ang katumbas. Papautang na merong mahigit sa 10 o mahigit pa sa 10 taon ang term sa pagbabayad noon. Pababayan sila, kailangan within ganong taon, mabayaran mo na. Napakatagal na noon, di ba? Siguradong makakabangon ka na eh, di ba? Sa 10 taon lang eh, di ba? Sabihin mo na, mawalan ka pa rin ng tumagal yung wala kang trabaho na 2 taon. Sa 3 taon, magkakaroon ka na ng trabaho, di ba? May babalik mo na yung pinautang sa'yo. Ang daming pinautang, ang daming package. At ito, kabilang sa package na pinakakawalang pondo ng Japan, wala kang mababalitaan dito, nagreklamo ha. Nakarating, ultimo sa dayuhan, hindi kinupit. Eh dito, kinupit na yan. Di ba? Ginahasa na yung pondong yan, kung dito yan, mga kaibigan. Do, wala. Nakarinig ka ba? Ay, di kami nakatanggap. Wala noon. Dito lang yun, mga kaibigan. Bakit? Ang daming magnanakaw. Sasabihin nyo, itong administrasyon, galit sa magnanakaw. Eh, ba't nandiyan si Duque? Hindi pa nagre-resign. Tinatanong ko lang, ha? Kung galit kayo sa magnanakaw, eh, dapat tinanggal na si Duque. Di ba? Eh, ba't nandiyan pa? O ngayon,
ang Japan, bilyon-bilyon ang kanilang gagastusin para lamang sa pag-alis ng mga Japanese companies palabas ng China. Babayaran nila yung mga kumpanya ng private companies na Japanese. Babayaran nila yan. Yung magagasta sa paglikas nila, bilyon-bilyon to ha, mga kaibigan. Oh. Alis na sila dyan. Kasi nanganganib na. Pagka delikado ang security, eh delikado ang negosyo mo. Naturalmente, common sense yun, sentido common yun. Mabuti sana kung dito ililipat eh, mga kaibigan eh, pati mga kumpanya ng Amerika sa China, aalis na. Eh mabuti sana, masasabi mong promising ang ekonomiya natin kung dito lilipat. Hindi ho dito lilipat. Katunayan, umalis din dito eh. Saan lilipat? Lilipat sa Thailand, lilipat sa ibang bansa, sa India, mga kaibigan. Oh, eh sa India, napakamura ng labor dyan. Mga kaibigan, dyan pinapatos kahit na maliit na halaga. Di ba? Oh, eh mas mahihina sa atin yan, ha? Pagdating sa trabaho, sa abilidad, mas mahihina sa atin yan. Mas magagaling magtrabaho ang mga Pilipino. Oh, pero wala na. Anong sasabihin mong promising? Sabi, we average 6.5% growth annually in the past 4 years. Growth saan yun? Ha? Wala akong nakikitang success dito eh. Kahit isa eh. Bakit? Eh puro basagulo hinanap eh. Tapos pananakot. Tulad niyang ginagawa ngayon sa ABS-CBN. Tama ba yan? Ako, wala akong interest dyan sa ABS-CBN na yan. Sabi ko nga sa inyo eh, dapat mag-aalit ako dyan eh. Dahil doon sa walang yung kabayong bakla dyan eh. Mga kaibigan eh. Oh. Eh pero that is beside the point. That is another story. Ika nga. Kung ang pahihiralin mo, kamukha nila, personalan, pwede yun. Eh hindi tayo pwede sa personalan eh. Ha? Broadcaster ako eh. Di ba? Kolumnista ako eh. Bakit ko pe-personalin yung trabaho ko? O katulad lang yung sinasabi ni Sharon Cuneta, ganun lang yun. Eh kayo lang naman ang ganyan eh, itong administrasyon na to eh. Alam nyo, sumama ang gobyerno natin dahil sa pagiging vindictive. Sa panahon ni Mrs. Cory Aquino noon, eh sinong nagpupumilit noon? Yung mga nagsisipsip, di ba? Ganun din ngayon. Dinadaan sa vindictive. Kinoy-noy, di ba? Ganun din. Hindi naman totoong nakakasuhan. Katulad si Gloria, nakulong lang eh. Parang, ano lang eh, inospital lang eh. Si Gloria, no, kumakaarte, di ba? Naka-wheelchair pa eh. Tapos may ano pa eh. Merong ano dito, turtleneck. Mga kaibigan, may brace pa sa leeg eh. Ha? Pero nung ano, nung napawalan sala, bigla na wala rin sakit eh. Lahat ng nasakit na hindi mo naiintindihan at hindi mo naririnig, yun ang naging sakit niya eh. Dahil yung doktor nababayaran eh. Di ba? Teka, i-invento kita ng sakit. Ito, hindi na maintindihan to. Oh, kung ano-ano sakit ang sinabi kay Gloria, hindi naman totoo. Katunayan, buhay pa, lakas ngayon, no? Di ba? Oh, mga kaibigan. Eh wala eh. Lalo na ngayon.
tayong mga Pilipino, eh, di sa mga DDS, wala na tayong magagawa dyan. Hanggang dyan na lang yan. Tayong mga responsabling mamamayan, ano man ang paniwala mo sa politika, meron tayong isang malaking problema. Ang problema natin, hindi tayo tumatayo, hindi tayo nagsasalita laban sa China. Kailangan maramdaman yan. Ano man ang paniwala mo sa politika. Dahil politika lang yan eh. Ano ba mahalaga? Yung politika o yung interest ng bansa mo? Siyempre, interest ng bansa natin. Walang nagtatanggol sa atin. Mabuti pa yung mga ibang bansa. Malalakit, maliliit. Pinagtatanggol tayo. Yung kasarinlan ng Pilipinas. Eh tayo, walang ginagawa. Ha? Yung mga DDS, pabayan nyo na yan. Hanggang dyan lang yan. Walang pagmamahal sa bayan yan. Hanggang pandila lang ng puwit yan. Oh, kalimutan nyo na yan. Ha? Darating din ang araw, matatauhan yan. Babalik din sa katotohanan yan, mga kaibigan. Pero tayong mga nakakaintindi, ha? Dapat iset aside ang isang tabi ang paniwala natin sa politika. Dahil wala na tayong mararating kung puro ganun. Iikot tayo sa Marcos at saka Aquino. Dilawan tsaka Marcos. Wala na tayong mararating. Ang totoo niyan, kung kanino ka man naniniwala kay Marcos, sa mga Aquino, sa Dilawan, pare-pareho tayo na nagawa na natin ang ating bahagi para sa kanila. Halimbawa, sa pagkamatay ni Ninoy, nagawa mo na yung tungkulin mo sa bayan, di ba? O, nung hanggang si Presidente Marcos ay matanggal sa pwesto, di ba? Nagawa mo dahil sa naging bahagi ka noon, kung naging bahagi ka noon. Tapos na yun. Ngayon, oh, kung meron ka man nagawa para kay Marcos, nung namang wala na si Marcos sa pwesto, ang nakakatawa nga, nung wala na si Marcos sa pwesto, ang natatanggol sa kanya yung mga ano, yung mga Marcos loyalist na hindi naman nakinabang. Yung mga nakinabang, sumampa rin kay Cory, di ba? Naging Cory bigla. Mga kaibigan, nagawa na natin pare-pareho ang ating mga bahagi bilang mamamayan sa isa sa mga pangyayari. Ha? Tapos na yun. Kaya ilang yan binubuhay ngayon ng iba sapagkat ayaw nilang mabuo ang Pilipinas. Halimbawa, hindi lang naman Dutertards o DDD, ha? DDS. Ang ayaw tayo magkasundo itong administrasyon ni Presidente Duterte. Ito lang may ayaw? Hindi. Ayaw din yan ng mga komunista. Ang komunista, habang buhay na yan, habang panahon na nilang gagamitin si Marcos, bakit? Irrelevant na sila eh. Kapag ka hindi nila, wala silang nagamit na issue, bali wala na sila eh. Wala na. Wala na silang pinaglalaban eh. Pinagpipilitan na lang nila na may pinaglalaban sila at ang isasaksak si Marcos, eh matagal lang patay si Marcos eh. Oh, ay doon sa away ni sino nagpapatay kay Bonifacio, kung doon pa rin tayo umiikot sa palagay ninyo kaya, balikan kaya natin yun. Di ba? Na si Aguinaldo raw nagpapatay kay Andres Bonifacio. Yun naman mga pamilya nila, tahimik. Di ba? Oh, wala naman sinasabi yung mga pamilya nila. Eh pero sino nagigiit nun? Komunista, di ba? Kasi ang pinaka-national hero nila, itinuturing nila, isa lang, si Bonifacio lang. Hindi katulad natin, katulad ko. Lahat yan, nagkaroon ng bahagi sa kasaysayan. Kung ano man yung
ginampan na nilang papel, tapos na yun. At nagawa na rin ng mamamayan ang kanilang bahagi para doon. Eh pero ang gusto ng iba, doon pa rin tayo pumaimbulog. Ha? Manatili na lang tayo na merong Dilawan at merong Marcos. Di ba ang mga nagrarally laban kay Marcos, mga kaliwa? Kay may issue, kay walang issue. Oh, mga kaibigan. Ngayon, hindi mo naman sila makita sa front line laban sa China ngayon. Di ba? Kasi nga, komunista sila. Yung ideology nila. Oh, mga kaibigan. Kaya tayo mga nakakaintindi, hindi tayo dapat manatili dyan. Life should go on, sabi nga, di ba? Dapat mag-move on na tayo. Ang gumagamit lang ng isyong yan, halimbawa, kamukha itong administrasyong ito, bakit nila ginagamit yan? Para magawa nila yung gusto nila. Kapag ka divided ang bansa, ang mamamayan, magtatagumpay sila, madali. At pagka nagkakaisa, alam niyo, pag nagkakaisa mga Pilipino, kunyari lang naman kasi iba rito, galit sa corruption eh. Mga kaibigan eh. Ang dami niya, nagkukunwari lang yan. Eh ako, eh ikaw, hindi ka ba nagkukunwari? Bah, marami na akong sinampahan ng kaso sa ombudsman. Ang korap lang talaga yung ombudsman. Walang nangyayari sa kaso. Pinagkakakitaan ng ombudsman yung kaso. Ha? Hindi ka na pwede mag-follow up. Hindi ka na nila entertainin. Nag-file ka ng kaso. Kaya hindi totoo yan. Kaya maniwalang yung ombudsman. Eh. Hawak nila yan eh. Oh. Mabuti pa nung panahon ni ano eh. Ni Corey. Tsaka ni Ramos. Oh. Meron akong kinasuhang mataas na public official. Tumakbo yung kaso. Bakit na-dismiss ang kaso? Eh, in-influensya ni ERAP eh. Na-dismiss yung kaso sa Sandigan Bayan. Oh. Pero ang ombudsman, no, matino pa. Mula sa panahon ni Marcos, Tanod Bayan. Ha? Hanggang sa panahon ni Corey, matino-tino pa yung ombudsman. Mga kaibigan. Eh dito, kay Gloria, alam nyo ba na meron akong pinaila ng kaso, yung anomalous sale ng IBC Channel 13 property. Oh, dapat doon kasama si Gloria ron eh. Kung tutusin ninyo, napakalaking kaso noon. Yung property ng IBC 13, may nangyari ba? Wala. Meron pa ako ibang mga kinasuhan dyan. Oh, may ginagawa ako, di ba? May katulad nung iba, hindi nila mapatunayan eh. Ito ha, kanina nga pala, tinawagan tayo ng ating kaibigan at batikang komentarista rin, abogado siya, lawyer. At paminsan-minsan, nababanggit natin ang kanyang pangalan. Tinawagan tayo kanina. Nagkakwentuhan kami. Siya kasi nagsusulat din ng column sa balita. Yung Tagalog ng tabloid ng Manila Bulletin. Eh, mukhang tumigil na yun muna yata siya ngayon sa pagsusulat. Kausap kami kanina, ang pangalan niya, marami pa siguro nakakakilala sa inyo, si Attorney Rick Valmonte. Noong panahon ni Marcos, human rights lawyer yan. At panahon ni Corey. Sipin ninyo yan ha, binabatikos nila si Marcos noon. Magkaiba kami ng paniwala dahil Marcos ako noon. Panahon ni Marcos. Mga kaibigan. Pero bumabanat din ako kay Marcos.
Ako yung Marcos, pero bumabanat ako kay Marcos. Totoo yan. Ngayon, kahit kami, yun yung sinasabi ko, yan sila ka, Kawaldi Carbonell, si Atty. Rick Balmonte. Marami pang iba na kasama namin. Siguro meron kaming 10, 11 kami, mahigit 10, na pawang mga commentator sa radyo. Ang pinakabata po noon, ako. Nung maupo si Mrs. Cory Aquino, ulitin ko lang to ha, para malaman lang ninyo kung bakit tayong hanggang ngayon ay nakikipaglaban para sa kalayaan ng pagsasalita. Mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo, yung ABS-CBN, sino ba sa akin yan? Diba? Sabi ko nga sa inyo, mayayabang yung mga yan. Yung iba dyan, kakilala ko eh. Diba? Pero mga napuesto, akala mo kung sino eh. Kaya useless na, pero hindi ho na ho yun ang pinag-uusapan eh. Pinag-uusapan eh, hindi na makatotohanan eh, yung ginagawa sa kanila eh. Mga kaibigan eh. Di siyempre, dapat nasa panig tayo lagi ng rule of law. Kung ano yung batas. Diba? O ngayon, nagkakwento kami ni Attorney Rick Balmonte. May mga pagkakataon, maraming issues na hindi kami, magkaiba kami ng paniwala. Diba? Eh lalo siya, bugado yun. Diba? O, eh yan, ang haba rin ng ipinuhunan yan para sa bayan at saka nakapaglingkod yan sa maraming tao na walang maipambabayad sa abogado. Si Attorney Rick Balmonte yun. Ayan kami noon. Siya ang nag-initiate nanguna sa pagpapile namin ng kaso noon sa Korte Suprema laban sa GSIS. Kauupo lang ni Cory noon. Na-discovery namin sa pamamagitan ng mga GSIS employees at saka members na nagsumbong sa amin. Napagsumbungan kami. Sa kanila, nagsumbong sa akin. May mga sulat pa nga yan eh, nung araw eh. Sumulat sila sa amin. Sapagkat nung pag-upo ni Cory, wala palang kaalam-alam si Presidente Cory na yung mga assemblyman noon, ilang araw bago ang snap election, ay nagsibag baliktara na sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Bago yung snap election, ilang araw na lang. Ang katunayan, sinabi nila sa amin na nitong mga empleyado na at saka mga members ng GSIS na nakakuha sila ng loan, nakapag-loan sa GSIS itong mga assemblyman na ito. Mga kilalang tao yan. Mga kaibigan, iyan yung nag-aagawan sa pwesto na mapuesto kay Mrs. Aquino noon. Ngayon, nakautang sila sa pamamagitan lamang ng marginal note na walang collateral. Utang, ha? Kasi hindi naman nila pera yan, eh. Samantalang umiiyak yung mga empleyado tsaka mga members, kami ho, bago kami makautang sa GSIS, ay katakot-takot ang requirements at napakatagal bago kami makautang kung mapapautang pa kami. Kaya, ang ginawa namin, binabanata namin sa mga programa namin yan. Hanggang isang araw, itong si Attorney Rick Balmonte ay miniting kami at kinausap kami na kung kami ay nakahandang sumama para ipagtanggol ang karapatan ng mga GSIS members
Ha? Eh, dudulog kami sa Korte Suprema. Umayag kami. Umirma kami sa petisyon na iahain niya yung mandamus, mga kaibigan. Kasi po, habang yan ay binabanata namin sa mga programa namin sa radyo nung araw, eh, humingi kami ng kopya. Ito, si Attorney Rick Balmonte, sumulat siya sa GSIS para humingi ng kopya. Ang nakaupo pa nun niya, si Belmonte, yung tatay nito, si Joy Belmonte. Ha? Humingi siya ng kopya ng mga nakautang, kung sino-sino itong mga umutang. Several weeks or few days before snap election, pinautang ng GSIS sa pamamagitan ng marginal note. Baka lahin ninyo. Di ba, kumakabanat sila kay Marcos noon eh, corrupt, magnanakaw si Marcos. Hindi kami pinakinggan eh, ni Belmonte. Binaliwala eh, mga kaibigan eh. Kung talagang labang kayo sa corruption, dapat sana yun na yung pagkakataon. At saka para hindi makapag-appoint si Cory ng magnanakaw. O kaya ng balimbing. Di ba? Ng mga tulisan na nagbenta sa kanya. Bumaliktad na eh. O, ngayon, edi ayaw ni Belmonte. Ang ginawa nga ni Attorney Rick Belmonte, naghain ang petisyon for mandamus sa Korte Suprema na ang layunin utusan ng Korte Suprema ang GSIS na ilabas ang lahat ng pangalan ng mga assemblyman. Kumbaga noon, yun ang Congress noon. Dahil parliamentary tayo noon, semi-parliamentary sa panahon ni Presidente Marcos. Para utusan ng mag-order ang Korte Suprema na ilabas ang pangalan ng mga nakakuha ng tinatawag na character loan. Sipin ninyo, di tumagal po yun. Ilang kami ro, no? Natatandaan ko. Ayan, sa pangunguna ni Attorney Rick Belmonte, kasi siya yung abogado. Si Kauding Bartolome, nasirang Kauding Bartolome. Si Romel Coro. Sino si Romel Coro? Dati ho, ano yun, journalist yun ha? Noong panahon ni Presidente Marcos, may sariling dyaryo yun. Binabanatan si Pangulong Marcos, kinulong yun. Pinakulong ni Presidente Marcos nung martial law. Ngayon, marami pa ho, si June Ninoy Alba. Sikat na broadcaster yan nung araw. Yun namatay na, isa ring abogado, si Attorney Ray Bagaching. Sabi ko nga sa inyo noon, may pagkakataon pa, kami-kami nga nagbabanatan eh, sa radyo. Pero pag nagkita-kita kami, kapag ka mabuting layunin, magkakasama kami sa mabubuting layunin. Sa politika lang kami magkakakontra. Pero pag nagkakita-kita kami, nag-uusap kami. Baliwala yung aming mga differences sa politika, mga kaibigan. So, ayan, si Kawaldi Carbonel. Mga mahigit kami sampu nun eh. Hindi ko na ma-recall yung pangalan ng iba ngayon. So, madalit sabi, after 3 years, 1986 yun eh, nung i-file namin yun eh, 1989, after 3 years, lumabas ang desisyon ng Korte Suprema na pagising ko sa umaga, nabasa ko na lang sa dyaryo. Lahat ng dyaryo, front page, banner headline ng lahat ng malalaking dyaryo na pinaburan ng Korte Suprema
ang petisyon na inihain namin sa pangunguna ni Attorney Rick Balmonte. At naglabasa na ang pangalan ng mga assemblyman. Eh, perne sa iba, namatay na yung iba, pero malalaking tao yan. Mga naging cabinet member pa yung iba kay Cory Aquino. Mga kaibigan. Oh. Lilimabas ang katotohanan after 3 years. Natotoo ang aming sinasabi at ipinaglalaban. Pero alam nyo, doon sa desisyon ng Korte Suprema na yan, hindi namin nakalain na ang Korte Suprema ay bibigyan ng pagpapahalaga ang karapatan ng mga nasa media at ng mga mamamayan na magkaroon ng karapatan na makakuha ng anumang dokumento, anumang kasunduan at kontrata na pinasok ng gobyerno. Kahit pa yan eh, government corporation, lahat yan, except kung involved ang national security, kung magsasapanganib sa seguridad ng bansa yung kailangan mong dokumento, eh pwede kang tanggihan. Pero kung mga kontrata yan, mga kasunduan yan, ha? Eh pwede kang dapat in-emphasize yun ng Korte Suprema. Kaya ang tawag dun sa decision na yun eh, access to public records. Ibig sabihin, niliwanag ng Korte Suprema na napaka-importante na ang mga media, ha, lalo na ang media, sabi ni, ng Korte Suprema, na magampanan nila ang kanilang tungkulin sa pamamagitan ng mga kailangan nilang dokumento. Oh, kita ninyo? Di yung palang nagawa namin yun ay hindi namin alam. Akala namin ang pinaglalaban lamang namin karapatan ng mga empleyado ng gobyerno na member ng GSIS. Hindi namin alam. Dahil sa desisyon na yon ng Korte Suprema, pinahahalagahan nila ang karapatan ng mga nasa media. Hindi lamang media, pati publiko. Pero sabi nila, lalo ang mga nasa media. Dahil sa pagtupad nila ng kanilang tungkulin, kailangan nila yan. Oh, mga kaibigan, isipin ninyo, anong tawag mo ron? Yung karapatan ng mga nasa media. Kaya kahit papaano naman, sa malayang pamamahayag, kahit na maliit, nakapag-ambag kami. Hindi kami nagrarally lang para sabi isigaw naming kalayaan, ha? Press freedom. Hindi kami sumigaw lang. May ginawa kami. Hindi ba? At yun ang nagliliwanag sa karapatan ng mga nasa media. Oh. Eh, hindi katulad ngayon, rally lang eh. Di ba? Eh, paminsan-minsan, meron ding gumaganap ng tungkulin. Kaya importante rin yan eh. Sabi ko nga sa inyo, kahit na paminsan-minsan, yung mga kaliwa-kaliwa, may silbi rin yan. Lalo na kapag ka-interest talaga ng tao ba? Halimbawa, yung kawalanghiyaan ng Meralco. Di ba? Yan. Valid issue yan. Pero kung ang isisigaw mo lang, tatayo ka rin sa embassy ng Amerika, sasabihin mo US, tuta ng kano, mga kaibigan. imperialistang kano, mga ganon. Eh, wala yun. Mga kaibigan, ano ho? Yun nga ho. Ha? Dito, mga nagiging bida kasi. Yung mga wala talagang ginawa, di ba?
kundi magyabang, mangagaw ng eksena. Yan ang mga dinadakila dito sa atin ngayon, mga kaibigan. Pero sabi ko nga sa inyo, ang mga komentarista sa radyo, eh kahit papano, malaki ang naging puhunan. Kaya kung yan, mga tatakbo kakandidato, mas pipiliin ko yung mga MIP na ipuhunan. Meron kasing mga nasa media, nagsisikandidato, wala naman puhunan yun, newscaster. Ha? Noisecaster. Oh, mga kaibigan. Ano ba pinuhunan nun? Maghatid lang ng balita. Hindi katulad ng mga komentarista, merong nakataya dyan. Pangalawa, paramihan sa mga komentarista, bro, ano yan, black timer yan. Ano ibig sabihin? Binibili niya pa yung oras niya. Ha? Ginagastos niya, sarili niyang pera. Para lamang, ika nga eh, makapagsalita ha? Ng kanyang paninindigan. Oh, para maging giya ng publiko ha? Sa pagbuo ng paninindigan para sa ating bansa. Oh, di ba? Kaya ang sa atin ho, dapat ngayon, dahil maraming bastos ngayon na walang hiya, di ba? Lalo na mga DDS, mga walang hiya yan, mga kaibigan. Alam po ninyo, yung mga yan, ito lang masasabi ko sa inyo. Yung mga nakagawa ng mabuti, o kaya wala namang ginagawa masama, sinisira ninyo. Ha? Nilalapastangan ninyo, binababoy ninyo. Alam nyo, hindi dapat ginagawa yan. Lalo na kung ang mga tao nakagawa ng kabutihan nila. Kaya ang alam nyo lang kabutihan, bigas eh. Pag may namigay ng bigas, hindi naman talagang pinamimigay, pinamimigay lang sa ano, sa kwento, tsaka sa litrato, mga kaibigan. Pero actual binigay, wala eh. Di ba? O yun, mas pinaniniwalaan nila yun. Alam niyo, dapat pinapahalagahan yung mga may naiambag. Ito sila Rocky, ano naiambag nito? Magkano kaya kinita ni Rocky doon sa kaso nung inirape ng ano, ng Navy? Di ba? Na nagpa-areglo? O. Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire. Sa matapang at makatotohan ng pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Mga kaibigan, si dating AFP Chief of Staff Ricardo Bisaya, siya po ngayon ay hepe ng National Irrigation Administration. Dahil nagretiro na siya at siya ang kauna-unahan yata na naitalagang AFP chief ng kasalukuyang administrasyon. Ngayon, ang sabi niya ho, yun daw pangyayari dun sa hulo na kung saan walang pakundangang pinatay ang apat na sundalo. Ang babata nito eh, may isa pa ron ang apelyido eh, Managelod. Kasi nung panahon ni FBR o ni Cory, merong naging general no si Lucas Managelod ng CIDG. Hindi ko lang alam kung kaano-ano ito. Eh bata pang opisyal ito eh. Graduate din ng Philippine Military Academy.
Ngayon, ang sabi ho nitong si Galit din eh. Itong dating chief of staff eh. Na si General Bisaya. Ang sabi niya, they committed many violations. Ang tinutukoy niya, mga pulis. Ah, nung Miyerkules kahapon, ng hapon, ipinost ni General Bisaya sa kanyang Facebook page na ito yata mukhang CCTV footage, no? Yung kuha doon sa pinangyarihan ng krimen nung Lunes. Lunes nangyari yung krimen eh. Oh. Ngayon, ang sabi niya ho, see how the local PNP in the area handled the situation. Many violations were committed. Pero ang pinaka-punto rito, yung kanyang sinabi sa PNP, sabi niya, how could you serve and protect? Paano kayo makapagsisilbi at makapagbibigay ng proteksyon sa mamamayan? If you have policemen like them, discipline eroded. Oh, mga kaibigan, wala nang disiplina, gumuho na yung disiplina eh. Ang dami niyan, di ba? Kaya nga, ito, sinasabi natin, baliwala na yan yung sinasabi ni Justice Guevara, ni DOJ Secretary Guevara na itatayo na kung ano-anong grupong mag-iimbestiga. Isipin mo, tagal na noon na mga pangyayari, paano yung mga yon? Ha? Para lang, ika nga, siguro takot na sila dahil mag-iimbestiga nga yung International Criminal Court. Malamang mag-imbestiga yan dito sa Pilipinas. Inuunahan nila. Dahil nung una, kung matatandaan ninyo, ayaw nila makipag-cooperate, di ba? Inahamon pa, pumunta kayo rito. Sasampalin daw eh, yung mga nagpapahalaga sa karapatan ng mga mamamayan, ng tao eh. Mga kaibigan na nilalabag eh. Sasampalin daw eh. Pag pumunta rito. Oh. At binatikos ni General Bisaya ang liderato ng PNP. Ah? Sabi niya, there have been habitual violent incidents. Aba, bisyo na eh. Ang ginawa eh. Ginawang bisyo yung marahas. Ha? Na pakikitungo nila. Oh, katulad ng pagpatay, sabi niya, there have been habitual violent incidents perpetrated by unscrupulous policemen. Ha? PNP at Camp Krame, sabi niya, should stop covering up their abusive men. Lagi namang may cover up, di ba? Sa PNP. Pagka may nangyaring abuso, immediately ang statement ng Philippine National Police para sa protection ng police. Ito, tingnan ninyo, di ba ito yung dinidiscuss nating madalas? Doon sa mga malalaking pangyayaring nakakahiya na pangyayari sa mga police. Katulad yung sa Muntinlupa, yung binabanggit natin. Di ba, sinasabi ko, dinadowngrade nila lagi kaagad. Cover up yun eh. Tinatakban mo kaagad yung katotohanan eh. Wala pang ang investigasyon eh. Nililinis na kaagad ang pangalan ng gumawa ng krimen. Paano hindi aabuso yung pulis? Di ba? Ito, general na mismo nagsasabi. At general ito ni Presidente Duterte ah. Mga kaibigan. Nagsilbi ito sa kanya. Ang katunayan, hanggang ngayon, napuesto pa nga ito eh. Di ba? Oh.
At suportado niya yung pong sinasabi ng Army Chief ni General Gapay na rub out ang nangyari. Minarder, minasakir yung apat na sundalo. Baliktad niya eh, magtataka kayo eh. Isipin mo, may Marshalo sa Mindanao. Dapat ang bida dyan, militar. Di ba? Eh bakit pulis ang pumapatay? Anong meron nito? Hanggang ngayon, ang pulis walang sinasabi ano meron dyan. Bakit pinatay nila yung mga military? Ang pwede ko lang makita, dahil ang mission ng mga military, eh sundan, subaybayan, yung pong dalawa yatang Abu Sayyaf na ang mission itong mga ito, magpasabog. O hindi kaya yun ang pinagtatakba ng mga pulis dyan. At ang pulis dyan, hindi kaya member din ng Abu Sayyaf. Eh kaya yan makikita ninyo eh. Yung pulis, di ba may mga kidnapping na nangyayari, di ba yung mga bandido? Eh kasabwat din ng pulis eh. Paano? Sila rin yung Abu Sayyaf. Sila rin pala yung pulis. Ganun ba yun? Wala namang ibang motibo kasi yung sinasabi nilang droga, eh, hindi trabaho ng militar yun. Bakit sila magpapa-operate? Katunayan, kaya galit na galit ang Philippine Army at ang Armed Forces of the Philippines, mga kaibigan, official ang paniniktik na ginagawa nung mga pinatay na sundalo. Sana kung gumagawa ng ano ito, di ba? Hindi. Mga kaibigan, on record eh. At tugma doon sa kanilang trabaho eh. Nung sila, nung sandali na sila ay mapatay. O, mabuti pa nga si, ang sabi ko dito ha, asan ba yun? Hinihiling niya eh. It was murder. Ha? O, yan ang sabi ng Philippine Army. Ito pa sabi ni General Bisaya, ito matindi. Ang sabi niya, if you cannot instill discipline in your organization, kung hindi anya kayo makapagpapatupad ng disiplina sa organisasyon ninyo, dyan sa PNP, it's time for you to go. Oras na para lumayas ka na. Di ba? Have delicadeza, sense of propriety. Alam nyo, yan nga wala na ngayon. Tamo si Roque. Di ba? Walang delicadeza yan. Kung may delicadeza yan, unang-una, hindi tatanggap ng pwesto yan dito eh. Bakit? Hindi ba dati, BFF niya si ano, si Senador Trillanes, mga kaibigan, abogado pa siya niyan eh, di ba? Eh, siyempre, pogi eh, di ba? Alam mo naman si Roque eh. Nagiging sirena yan pag pumupunta sa beach yan, no? Mga kaibigan. Eh, sabi ni ba, ano yan, si Jezebel? Ba hindi, Siokoy. Mukhang Siokoy nakatabi nung dolphin. Nagpaku eh, mga kaibigan eh. Ngayon, yun no, nakakahiya ito. Kumbaga eh, itong si Gamboa, PMA din ito eh. Di ba? PMA kaya. Isa lang ang swimming pool na pinanggalingan nyo. Pwede ba kayong magkaiba ng paniwala? Hindi. Naligaw ng paniwala itong isa. Di ba? Kasi ang PMA, may isang paniwala lang yan eh. Di ba? Kumbaga, isang swimming pool lang ang nilanguyan nyo. Ano yung alam nung isa, ano yung tinuro sa inyo, ano orientation nyo, isa lang yun. Kaya lang kayo napunta sa PNP, eh kasi yan ang ika nga, eh, gusto ninyo eh. Lalo na yung, kaya ako, hindi ako masyadong believe ba,
Pag ang isang graduate ng PMA, pinili pulis, eh medyo magduda ka na. May kasama ka kagad na duda ron. Pero kung ang pipiliin niyan, yung mga branch of service ng AFP, Philippine Army, Philippine Navy, di ba? Okay yan eh. Mga kaibigan, talagang bagay dun sa kanilang training, orientation, di ba, sa PMA. Combat yan eh, di ba? Talagang military training yan, kaya nga Philippine Military Academy. Eh yan, PMP, ano yan eh? Civilian in nature yan eh. Kailangan ang orientation mo dyan eh civilian. Di ba? Kailangan yung sibilisadong pakikitungo sa publiko. Kailan eh. Kaya, ayan po, nananawagan na itong si Bisaya na mag-resign ka na daw dyan. Kayo dyan sa PNP, sa Philippine National Police. Oh. Kaya itong si ano rin, no? Tinan mo, itong si Presidente Duterte, di ba? Kwan, hindi raw siya makikialam nung una, sabi. Ayaw natin. Ha? Isip mo siya, Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines, di ka makikialam. Pwede ba yun? Anong ano yun? Naglalaro ka? Ha? Eh, yan ang nangyayari. Yan ang resulta kung bakit ang daming umabuso sa Philippine National Police. Dahil dun sa mga utos sa kanila. Alam nyo kasi, sa totoo lang, ah, pag inutosan ka, yun ang mandate eh, ng AFP. Ang susundin mo lang yung legal na utos. Huwag kang susunod sa illegal na utos. Di ba? Eh, pulis ito, mga kaibigan. Ayan. Abuso dito, abuso doon. Pati mga military, mga sundalo, pinapatay. Nakita ninyo yung doon sa palengke, di ba? Kasi, eh, pinalakas ang loob nila, di ba? Ni Presidente Duterte. Pinalakas ang loob ng mga pulis. Sige, ako bahala sa inyo. Pagka nakasuha kayo, nahatulang kayo, anuin ko naman kayo eh. Paparol ko kayo eh. Di ba? Mga kaibigan, yun ang ano eh. Kaya walang takot. Ha? Ito si Senator Binay nga, sabi niya, ito daw mga pulis, kasi may pangyayari sa Makati, di ba? Inahuli nga yung artista ron, si Casey Montero, nagiinuman. Ano raw, wag naman OA, sabi ni Senator Binay. Wala nang senador na nagsasalita ngayon, ano? Si Soto tuwing magsasalita eh, parang nagsasabog ng lason eh, sa publiko eh, mga kaibigan. Tsaka, nababahala ako sa kanya eh. Kasi baka nasusuka yung pamangkin niya siguro sa mga pinagsasabi niya. Di ba? Ibang-iba mga pinagsasabi ni Soto eh, mga kaibigan. Kala ko composer to, wala pala, bakit wala sa tono? Ang mga pinagsasabi niya, sintunado. O ngayon, sabi ni Binay, siya ay nababahala ha, dahil sa sunod-sunod na mga pag-aresto ng mga pulis sa mga supposed violators ng health protocols. Ang sabi niya, yung ibang mga law enforcers, tinatapakan na. Ha? O ano na, nilalaktawan na yung kanilang otoridad, ha, sa pakikitungo dyan sa tinatawag na physical distancing rules, mga kaibigan. Sabi ni, nanawagan si Senator Nancy Binay sa Philippine National Police na turuan yung kanilang mga
kagkawani, ha, mga kagawad, sa tamang handling na situational handling yon na mga kaso ng paglabag sa health protocols, mga kaibigan. Eh kung alam mo, may mga napapanood nga tayong video, di ba? Minsan babae pa eh, may napanood na naman ako, babae na naman. Lumagpas dun sa kwan, dun sa checkpoint ng police. Ba yung kumukuha, hindi ko malaman kung pulis yun. Tapos hinahabol nitong ibang uniformadong nakapatig din na pulis, yung babae. Sabi ni babae, hindi, malayo nilakad ko. Madalit sabi, ayaw niyang sumunod doon. Itong kumukuha ng video, dinig na dinig ko salita eh. Damputin niyo na yan. Yung ano, napakarahas. Hindi niyo makikita eh. Mabuti na lang yung mga humahabol doon sa babae, eh hindi kasing dahas nitong animal na may hawak nung camera. Ha? Mga kaibigan. Oh. Pinapakiusapan pa rin nila kahit na yung babae naglalakad. Oh, tinatawag pa nga nila, ma'am, ma'am, ma'am. Ganon. Malumanay sila. Ito yung isa, walang hiya eh. Yung may hawak nung camera na napanood ko kanina. Oh, ngayon, eh, kung totoo sa inyo ha, di ba nung nanalo to si, tumatakbo, tsaka nung manalo, di ba? Si Senator Nancy Binay. Maraming pintas ang inabot nito. Kasi yung maitim, yung personal niyang ano, di ba? Ano raw ang alam nito? E bali ba, noon lang nakita natin si Nancy Binay, nung kumandidato lang eh, di ba? O, pero ngayon, sino nagpapamalas ng katapangan, di ba, na ipagtanggol ang mga nalalabag masyado ang karapatan? Sipin mo, kinulong yun. Eh, ba't hindi kinulong si Mayor Zamora ng San Juan? Di ba? Ba't hindi pinagkukulong yan si La Roque? Oh. Di ba? Eh, yan, pag sila, hindi paglabag, mga kaibigan. Oh, kung ano-ano dadahilan. O yung ano, si Bonjing Remulla, di ba? Si Bonjing Remulla, binaboy yung ano eh, National Anthem, tsaka yung bandila ng Pilipinas. Eh, isang batas lang naman yun eh. Di ba? May parusa yun. Pagka naparusahan ka ng, o napatunayan nagkasala ka, eh doon pa lang, patunay na yun, nagkasala ka na eh. Di ba? Eh, pwede kang hatulan ng isang taong kulong. Eh, pagkakaalam ko pa, sa batas, ha, sa revised penal code, mga kaibigan, ang sino mang nahahatulan ng parusang kulong na isang taon, pataas, merong ano yun, accessory penalty yun. Automatic yung accessory penalty na disqualification from holding public office, mga kaibigan. Isipin ninyo yan. E di ibig sabihin, mabigat na parusa yun. Pagka ikaw nahatulang ka ng isang taon, pataas na pagkabilanggo, involving moral torpitude. Di ba? E kaya pala mga bastos yan eh. Makikita ninyo eh, mambabastos eh, hindi mambabatas eh. Lawmaker, lawbreaker. Di ba? Meron ba kayong moral authority pang ganyan ha? Mag-imbi-imbestiga? Ha? Nang paglabag? Eh kayo itong manlalabag, harap-harapan na. Wala nang hiyaan eh. Kaya yung sinasabi ni General Bisaya, nako General Bisaya, matagal na hong kinalimutan ng marami sa gobyerno yung sinasabi ninyong anong tawag mo ron? Ano raw yun? Delikadesa? Ha? At saka madali mo naman malalaman eh, bukod sa walang delikadesa, eh kwan ho, wala pang kwang konsensya. Hindi sila nababagabag ha.
ng konsensya nila. Ibig sabihin eh, sanay ka na eh. Sinanay na na walang kaluluwa yung sarili nila. Hindi na nahihiya eh. Mga katulad si Rocco eh. Eh, balita, may kasama pa rin. Wala raw siyang kasama. Eh, nandun, katabi niya, nagtalukbong oh, ng tuwalya. Ba't may nakatalukbong ng tuwalya ron? Ha? Na naka-face mask. Ha? Mukhang ano eh. Ewan ko, kung callboy yun oh. Sino ba yun? Mga kaya... ha? Tsaka ang ganda palang si Harry Rocky pala. Eh, nagtatanggal din ng saklob sa ulo to eh, no? Pag magsiswimming. Ha? Meron pa siya nung ano eh, sinusuot ng swimmer sa ulo. Ha? Ano ba yung tawag doon? Swimming cap? Ang ganun ang tawag doon, di ba? Ba? Ewan ko lang kung nagali siya ng saklob. Kaya pala nagtataka ako dyan. Hindi pumuputi ang buhok niyan. Ha? Mga kaibigan, parang si... Ay, teka muna. Pakinggan natin to ha. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Nonoy Zuniga, nag-iimbita sa inyo na sumubaybay at makinig lagi sa Lapid Fire. Ito ang programang mapanuri, may tapang at napapanahong komentaryo. Dito tayo sa Lapid Fire. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Eh, lumalabas pa ho dito kay ano, kay Harry Rocco eh, mga kaibigan, na may kasalanan naman, publiko eh. Ah, kung tutuusin ninyo eh. Eh kasi sabi niya, hindi po siya leisure. Kasi per strip ko doon. Hindi kasalanan natin, di ba? Masama isip natin. Yun ang lumalabas dito eh. Masama isip ng publiko eh. As apor. Ano yun? It's not for leisure because it's my per strip there as an authorized person out of residence. Yun, ha? Eh, sabi ho niya, eh pero yung APOR ha, yung APOR, APOR, ang ibig sabihin noon, authorized person out of residence. At ang allowed na APOR, yung pong umalis ka ng bahay mo para bumili ng mga pangangailangan o kaya papunta ka sa trabaho. Yung pala trabaho niya, no? Lumangoy, mga kaibigan, magtampisaw. Kasama ng mga dolphins. Ha? Kaya pag nakita ninyo yung litrato, pagmasdan nyo mabuti yung mga dolphins. Ha? Ganun yung mga dolphins pala pag nasyak, no? Pagka nakasabay nilang mag-swimming is siyokoy, ha? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Oh, yun hong ano, yung si Bello, kanina kasi merong nag-post na ka-Facebook natin at laging nakikinig sa atin yun eh. T.C. Cuevas yata pangalan. Nabasa ko yung post niya tungkol dun sa pinag-usapan na rin natin kahapon yung pong tungkol dun sa kay Secretary, Secretary Bello na si inaakusahan niya pa yung mga OFW, isipin mo, double jeopardy. Mga kaibigan, inapi na nga, hindi mo na nga tinulungan. Ha? Eh, kung mo nag-viral yung kanilang,
yung predicament nila, mga kaibigan, na wala na, dugo na lang ang pwedeng ibenta para sila makakain pa. Ha? Oh, eh, kwanho eh. Sinabi pa na nag-iinuman lang daw yung mga yun, kaya nagpapakuha ng dugo para makapag-inuman. Pero may mga nag-comment doon sa post na yun. Ha? Gusto ko lamang talakayin din eh. Unang-una, sabi nga natin kahapon, bawal ang alak doon eh. Paano niya nasabi yun? Diba? So ngayon, yung mga nag-comment, eh, yun nga, sinasabi nila, eh baka ikaw ang nagbebenta ng alak doon, si Bello. Kaya nag-iinuman sila ron. Eto ho yan, sa totoo lang, sa katotohanan ho, ah, yung mga tauhan ng ating embahada at mga konsulado sa Middle East, nung araw ito, panahon pa ni Cablas Ople, sa Department of Labor, o panahon pa ni Presidente Marcos, balita na yan. Talagang abusado, at hanggang ngayon, ginagawa yan ng maraming mga nasa foreign mission, mga kaibigan. Ang talagang nagpapasok ng alak, talagang may nabibiling alak ang mga Pilipino. Pero sino ang nagpapasok? Yung mga tauhan ng embassy. Yan ang kanilang pinagkakakitaan. Hindi lamang alak, pati pagsusugal. Ang promotor dyan, totoo yun, yung nabasa kong mga comments kanina. Mga taga-embassy natin, konsulado. Kasi sila yung, may diplomatic, yung inaabuso nga nila yung kanilang diplomatic status, mga kaibigan. Eh kasi hindi sila chinecheck eh, di ba? Basta may sariling daanan yan kung ikaw ay tauhan ka ng embassy, hindi na binubusisi bagahin yan. Mga kaibigan, kahit ano na ipapasok niyan. Kahit baril nga, may ipapasok niyan eh. Mga kaibigan eh. So, sila ang naghahanap buhay ng ganyan doon. Kaya alam na sabi ni Bello na na nagiinuman. Eh pero sa palagay ko, hindi gagawin ng mga taong yun eh. Mga gutom eh. At yan ang talagang sitwasyon ng mga Pilipino ngayon sa Saudi Arabia, mga kaibigan. Kung hindi pa magbebenta ng dugo, maghahalungkat ng basura. Ha? Maghahanap ng makakain. Yun namang naghalungkat ng basura, drama lang daw yun. Arte lang daw yun, sabi ni Bello. Talagang, mga kaibigan, wala nang, alam nyo kanina, madalas ito, napapinanonood ko ito pag wala akong ginagawa sa FB. Yung mga videos ni Judge DiCaprio, napakabait nung judge na yun. Napaka makatarungan at makatwiran na judge. Sana ganyan ang mga nasa gobyerno natin. Ang mundo napakaliit para sa mga ganong mabuting tao na kamukha nung si Judge DiCaprio. Yung providence, judge siya na ang mga ina-handle niyang kaso, puro mga traffic violations. Kaya marami ang mga tao, hindi lamang siguro sa Amerika, nagpapadala sa kanya ng pera. Ha? Yung mga may mabubuting kalooban, nakikita nila yung mga sitwasyon ng mga natitikitan dahil sa paglabag sa batas trapiko. Pero itong judge na to, hindi siya, bihira yung, ang pinakahatol niya sa'yo, yung, napakababang hatol ang ibibigay niya sa'yo. Wag ka lang, sigurong
mambabastos, di ba? Ang inuunawa niya kagad yung kalagayan ng tao. At inaabonohan niya yun sa pamamagitan ng mga perang natatanggap niya. Pati kapatid niya, napakabait na tao. Nasa lahi nila. At kinukwento niya na siya, ang kanyang pamilya, yung kanyang mga magulang, hindi naman talagang taga-Amerika. Dayo rin sa Amerika, ibang lahi rin sila. Pero ang turo ng kanyang mga magulang, eh talagang nagrehistro sa kanilang magkapatid. Hindi natin alam kung ilang kapatid niya, basta yung isa yung dumadalo rin dun sa kwan, eh, sa mga pagdinig. Siguro naghahanap lang ng tutulungan pag may matutulungan. O, inaako yung penalty. Ibabayad. Tsaka yung mga pinadadalang pera dun kay judge, naku, mga kaibigan. Talagang ginagamit niya para yun. Alibay, natulan niya ng bayaran yung kung magkano yung dapat ibayad sa penalty. Ha? Eh, dun niya kinukuha sa mga pinapadalang pera rin sa kanya. Honest eh. Yung mundo, malalaman mo, napakaliit para sa mga ganong tao. Di ba? Ang Amerika, napakaliit para sa kanya. Para sa isang taong kamukha niya. Ha? Na ang dapat sana, marami nun. Di ba? Dito sa atin, kailangan, eh kung pwede lang tumakbong presidente yun eh. Mananalo yun eh. Mga kaibigan eh. Okay, dapat malagay yun sa Korte Suprema, di ba? Yung mga ganong klase ng tao. Eh, kaya lang, mga kaibigan, di natin alam eh kung ano ang patakaran sa Amerika. Pero ako, lagi kong pinanonood yun. Kasi nagbibigay yun ng inspirasyon sa atin para tayo hindi makaisip ng masama eh. Di ba? Habang nakakakita tayo ng mga mabubuting tao, na ipagpapatuloy natin ang pagsunod natin sa batas kahit na napakasama na ng mga nagpapatupad ng batas. Di ba? Nagsisilbi silang inspirasyon sa ating mga law-abiding citizen. Ika nga.